Praise God. So doon po sa nakatapos na po tayo ng seven nights prayer Jericho fasting. Doon po itinuruan po natin ang bawat isa ng pagkakaiba ng pagpapasalamat. Hello everyone! Sa nasa online narito, kumusta kayo? Doon po'y kami tinuruan ng Lord ng difference about Thanksgiving. Iba po ang Thanksgiving, iba ang praise, iba ang worship. Ang worship po talaga ay may pagluhod at may pagyukod. Sabi mo sa iyong sarili. Pag nakarinig ka ng worship o salitang pagsamba o sambahin, pwede kang yumukod, lalong mabuting lumuhod kung hindi kaya kahit yukod. Kagaya ng ginawa natin kanina, we utter the word worship, pero aktuhan mo yun. Nakikinig po ba tayo? Yung kanta kanina, we worship, ibang worship, ito may pagluhod at ito may pagyukod. Tinuro ko po yan sa pitong gabi ng Jericho, prayer Jericho. So ano po ang pagsamba? Ito ay may pagyukod at may pagluhod. Pag sinabi pong praise, ang ating pong bibig inilikha ng Lord to utter praises. Gagamitin ang bibig mo para magpuri. Magpasalamat. Amen? Pwede sa iyong pagpapasalamat ay hindi ka nakayukod o nakaluhod, pero sa iyong pagsamba, kailangan nakayukod. Okay po ba? Pag narinig natin yung awit na sinasamba kita, O Diyos. So, better for us na nakayukod kung hindi kayang lumuhod. Okay po ba yan? Ni-remind ko lang po kayo. Okay, so, tayo po ngayon ay nasa part 5 ng ating, kasi pag kahit sa kung saan kayo naroroon sa labas ng bahay, pwede kayong magpasalamat. Pero yung pagsamba, ginagawa po yan sa place of worship. Ito po yung place of worship. Praise God. So, ano pong tawag natin dito? Hindi po ba kayo nadidiscract sa sound? Walang, wala. Ugong. Dito lang sa stage siguro. Na. Kasi tatanggalin ko ito kung kayo nadidistract. Papaltan ko ng microphone. Wala. Walang distraction dyan sa likod. Wala. Thank you, Lord. Okay. So, tayo po'y nasa part 4. Ama ba ako part 4? Ng blessings of being a matured Christian. Kailangan nating lumago, lalo't higit ngayon sa panahon ngayon na nalalapit ang pagdating ng Panginoon. Sapagkat nakakasigurado ang isang taong matured na siya ay protected sa problema. Kasi malago na siya. Alam niya na kung paano harapin ang pagsubok. Kasi marami na siyang nalaman sa Word of God. Seryosohin natin, kasi si Christ ay serious nung ialay niya ang buhay niya sa cross. Seryoso siya na ini-offer niya ang life niya. So, ganun din po tayo. Seryosohin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Maniwala tayo na totoong may langit na ating buhay dito ay pansamantala lang. Tinutulungan po tayo ng Word of God para maiayos ang ating mga alam. Kung may mali, maiayos ng Word of God. Sa lahat ng mali, sa isip, maiayos ng Word of God. So, ngayon po, ang topic po natin ay hindi po kayo nadidistract sa ugaw. Papaltan ko ko. Okay lang po. Okay lang, okay. Blessings of being matured Christian. Napakalaga pong maunawaan mo na may pagpapala sa pagiging matured para pilitin mo na talagang pahalagahan ang paglago. Lalago ka sa fellowship, through prayer, through the Word of God.
lalago ka. Sa problema, lalago ka rin. Kasi sa problema, ang gagawin mo, mananalangin. Then, pag ikay nanalangin, nandiyan ang Panginoon na ikaw ay pagpapalain, hindi ayon sa gusto mo, maghihintay ka lang. So, lalago ka. Tinuro ko na po yan. Balikan nyo na lang po sa J1x1 page. Ang topic ko po ay winning in the spiritual warfare. The battle in the mind. Lalago, ang isang malago ay tunay na magtatagumpay. Makikita mo yung taong malago. Siya ay laging victorious. Victory. Lagi siyang victorious sa anumang attack sa buhay, sa anumang problema. At kayong mga naririto, congratulations, kayo ay victorious. Kayo ay winner. Kaya anumang pagsubok na inyong pinagdaanan, nananatili kayo holding on to the promises of God. Holding on to the living God. Pumalakpak ka nagsasabing mananatili. Ang dami na ninyong pinagdaan ng pagsubok mula nang tayo makakilala sa Panginoon. Naririyan ang persecution, naririyan yung iba't ibang problema. Pero salamat sa Lord na nanatili ka. Congratulate mo yung katag. Congratulations! At manatantili tayong wagi dahil ang kasama natin sa ating buhay, champion of champion. Kaya champion ka. Who is the champion of champion? No other than Jesus Christ. Palapakan natin si Jesus. Every matured Christians always experience victory in every battle. Yan po ang totoo. You can assess yourself. Every matured Christian always experience a victory in every battle in the mind because of their genuine persevering faith on God, on His word, on His promises, and for being obedient to Him. Ang sikreto kung paano ka magiging mapagtagumpay araw-araw. Every day is a battle day. Ang sikreto para magtagumpay ka, your persevering faith. Yung your relation sa Panginoon, yung pagkakilala mo sa Panginoon, yung knowledge, yung increasing knowledge of who the Lord is. Yung iyong faith sa mga pangako ng Panginoon. At ito'y nararanasan ng mga matured Christian. Pumalakpak ang gustong growing in faith, growing in love with the Lord. Amen. Yung po ang totoo. Una dyan, na example natin ay si Jesus Christ. Dyan ba yung sunod ko? Teka, open ko to. Yes. Our example is no other than Jesus Christ. Victory of Jesus over Satan. Hindi ko na po inilagay dito, kwento ko na lang sa inyo, at alam niyo na ito, in the book of Matthew, chapter 4, verse 1 to 10. Kung papaano dinala mismo ni Holy Spirit, the Spirit of God ang nagdala kay Jesus, in the bout of temptation, and He was tempted many times by Satan. And praise be to God, siya ang ating great example. Hindi natin pwedeng sabihin na because He is God, no, He was in the flesh. Pero maganda roon, binigyan niya tayo ng magandang halimbawa na kung siya in the flesh ay nagtagumpay using the Word of God. Kung babasahin niyo po ang Matthew chapter 1, doon, nakaroon sa loob, beginning verse 1 to 10, nakalagay doon na si Satanas ay may alam din sa Bible. So you need to, as Christians, please. Pero may dagdag. Pero ang Panginoong Jesus, siya'y nagtagumpay kay Satanas sa anumang tukso because of the power of the Word. At ikaw ay magtatagumpay din.
Every growing Christian will experience victory upon victory. Pumalakpa ka, nagsasabing ikaw yun. Yung mga nasa online, say amen. Sabi mo, ako yun. Mag-comment ka dyan kung nakikinig ka, para alam kung nakikinig ka nga. Hanggang mamaya mag-comment ka. What's going on in your mind is going to translate into your life. Kung anumang tama sa isip mo, makikita yan sa action, sa pananalita mo at reaction. At kung may mali dyan sa isip mo, makikita rin yan sa pananalita mo at sa asal mo. Kaya kailangan po nating matuto that there is battle in the mind, and the mind is the battlefield, and you need to declare that you have the mind of Christ. Sabi ng Bible, hindi ko nailagay dyan eh. We have the mind of Christ. Ito po ay kukontinue ko next week. You need to know that the victory of our Lord Jesus Christ on the cross is our victory also. And we have the champion of champion in us, and He is Christ Jesus. And you are champion of God. Pamalakpa ka, naniniwala ron. It's not by might. It's not by might. It's not by power. Only through the Spirit of the living God. You have a soul which is in your mind. What consists of soul? Ang kaluluwa ay ito. Isip, will, yung gusto mo, feelings, emotions. Yan ang kaluluwa. Kaya ang tao kahit mamatay at mapapunta sa impyerno, pero hindi ikaw yon, ramdam ang apoy, alam ang nangyayari, because ang soul ay walang kamatayan. What consists of soul? Mind, will, emotions, intellect. That is the soul. Ang dahilan ng Panginoon kung bakit siya pumunta sa lupa is to save the soul. Ang taong iniwan ng katawan ay iniwan lang, pero hindi namatay ang kaluluwa. Ang second death na tinatawag, ito po ay total separation from the Lord after this life. Total separation from the Lord means death, eternal death in hell. Kinig po tayo. Pahalagahan mo ang kaluluwang tinubos ni Lord. Makinig ka. What consists the soul? Isip. Ang tao, pag napapunta sa impyerno, naroon pa rin ang isip niya. Naroon ang pakiramdam. Naroong mararamdaman ang binabanig at kinukumot ay uhod. At walang patid na apoy, pero ikaw at ako na tumanggap kay Kristo at magpapatuloy ang pananampalataya. Ano mang mangyari, ikaw ay growing Christian. Ano mang mangyari, naroroon ang iyong pananalig kay Cross. Kay Christ, ikaw ay palangit at hindi mo mararanasan ang apoy ng impyerno. You heard the stamp. You heard the mark in the book of Galatians. Yan po'y pinadala ko sa devotion. Pumunta na lang kayo sa J1 by 1 page. Devotion po natin yan ng isang araw. Tayo'y tinatakan ng banal na Espiritu Santo as initial deposit. Ito ay initial deposit para maniwala ka na ang pangako ng Panginoon kay Abraham ay matatanggap mo. Because of power, relationship with Christ. Ang unang idiniposito sa'yo as a church, as the temple of the Holy Spirit, ang unang diniposit ay si Holy Spirit. Magalak ka. Sino rito ang pinananahanan ng Holy Spirit nung tanggapin mo si Christ? Kaya church, what composed of soul? It is your mind, will, emotions, and you live in a physical
body. Ang isang taong pumanaw, iniiwan ang katawan, pero buhay ang kaluluwa. No one can kill the soul because it is the mind, the intellect, and the emotion. And the Lord, ang iniligtas ng Lord ay hindi katawan. Ang iniligtas ni Lord sa apoy ng impyerno ay kaluluwa. Kaluluwa nino? Isigaw mo. Kaluluwa nino? Kaluluwa ko, kaluluwa natin na tumanggap kay Christ at may tatak na banal na Espiritu. Habihin mo sa iyong kaliwat kanan, tayo tinatakan ng banal na Espiritu nung tayo makipagrelasyon ng totoo kay Heso Kristo. Hindi ka i-give up ni Lord. Hindi ka rin i-give up. God is the creator of this human system and He knows the ingredients that you need in your mind and that is His Word. Si Lord ang creator natin. Alam niya ang kailangan ng ating soul. Word of God. And His promises in order to produce a productive life. Gusto mong maging mabunga, fruitful, you need the Word of God. Si Lord ang create ng ating soul. Alam ni Lord ang kailangan ng ating kaluluwa. And that is the Word of God. Malalaman mo na nagkukulang ang tao, pero si Holy Spirit, the great comforter of your life. The Holy Spirit, the great lover. God is the lover of our soul. Huwag mong sasabing walang nagmamahal sa'yo. Kung sinasabi mong walang nagmamahal sa'yo, hindi malinaw sa iyong ginawa ni Christ na ini-offer niya ang kanyang buhay. At dahil doon sinasabi niya sa'yo, He has an unconditional love sa'yo. Ang pag-ibig ng Diyos sa'yo ay walang hanggan. Huwag mo nang sasabihin walang nagmamahal sa'yo. Kung ang mga tayo nagkukulang higit ang pagmamahal ni Lord sa'yo, iniligtas tayo sa apoy ng impyerno. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Huwag mo nga hayaang mawala ng kabuluhan ng ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. Ligtas ka na ngayon, pero kailangan mong makinig ng salita ng Diyos upang pagdating ng pagsubok, may lakas ka. Pagdating ng pagsubok, merong kang knowledge and wisdom to apply the knowledge right. Ang wisdom ay pag-a-apply ng mga kaalaman mo ng tama. That is wisdom. Develish wisdom. Pag-a-apply ng kaalaman. Pag-a-apply na mali. Develish. Pero ang divine wisdom, lahat ng alam mo, ini-apply mo ito ng tama according to the will of God. That is divine wisdom and I declare everyone as a divine wisdom. Palakpakan natin si Lord. Never give access to the words of the world. Huwag kang magbibigay ng access. Huwag mo nga hayaang may access ang mundo sa'yo. Never. Alam niyo yung world, lust of the flesh, sabi ng Bible. Pride of life, that is the character of Lucifer, kung bakit siya naging Satanas. Lust of the flesh, hilig ng laman. Lust of the eyes, and pride of life. Yan din ang ginawa ni Satanas, kung bakit naging lang si Adan, si Eva, na ito ngayon ang naging resulta na dapat tayo masaya sa Garden of Eden, sa Paradise. Iyon ang original plan ni Lord. But we suffer. Pero yung suffering na yung kinuha ni Christ, He was suffered, He was tortured in the cross of Calvary upang ikaw na seryosong naniniwala at nananalig. Kinuha ng Lord ang kasalanan upang ikaw ay mapatawad. Kinuha ni Lord ang sakit upang pag ikaw ay nanalig, ikaw ay gumaling. Kinuha ni Lord ang lahat ng sumpa. Ang sumpay kaakibat ng 10 utos. Binigay ko yan sa inyo sa devotion. May hatid na sumpa ang 10 utos. Pag nasuway ang isa na sa sumpa, salamat sa Lord. Hindi tayo under ng 10 commandments. We are under by the grace of God through faith in Christ. Salamat Lord Jesus. Kinuha mong sumpa upang ang sino mang nakipag-relasyon sa iyo'y lumaya. Sino rito ang hindi pa nakikipag-relasyon ng totoo kay Christ? Gawin mo na ang totoo.
Nasa sumpa ang tao. Kaya makikita natin ang mga tao mula sa ninuno, ito ang sakit, sakit, kamatayan, ito ang result. They are under the curse. Kasi walang nagpipreach, walang nagpapahayag. Kinuha ni Lord ang sumpa. Balikan nyo na sa J1-1 page, isa sa devotion natin. Si Lord ay ginawang sumpa, isinumpa si Lord upang ang sino mang mananampalataya sa Kanya by the grace of God through our faith ay maliligtas. Mga nag-first birth service, makinig kayo sa online. Iba ngayon. For the glory of God. Never give access to the words of the world, but access to God's holy word. Habang may panahon, habang may kalayaan magbasa, habang may kalayaan na makaunawa, habang nauunawaan mo pa ang sinasabi ng Biblia, pahalagan mo, yan ang makakatulong sa iyo. Diyan ka lalago, diyan ka magtatagumpay, dahil alam mo. At ang example natin ay si Jesus Christ. Sino yung binigay na example? Huwag natin iisipin, eh siya naman ay Diyos. In the season na siya ay nasa earth, he was a human in the form. His body is in the human form. Siya ay tao. Naroon siya ay nasasaktan. He wept nung mamatay si Lazaro. Pinapatunayan lang na siya ay tao. Even when siya tinuturo, Ama! Pwede, tanggalin mo sa araw ng paghihirap na ito. He was. Nung time na yun, siya ay nasa inyong tao, nasa katawang tao. Pero kailangan niyang bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ng sangkatauhan upang huwag tayong magdanas ng hirap sa apoy ng impyerno. Hindi mo mararanasan ng hirap sa apoy ng impyerno dahil ikaw at ako ay magpapatuloy lumago at lahat tayo'y palangit. Kailangan mo lang lumago. Seryosohin natin ang pakikinig. Seryosohin natin ang pag-aaral ng Biblia. Never give access to the words of the world, but access to God's holy word. If you change your thinking, you can change your life. Kung may nakikita kang asal na hindi maganda, may mali sa isip mo. Because of people around you. And you know what? Hindi natin kalaban ang tao. We wrestle not against flesh, against blood. But we wrestle, ito po yung next, ano ko pa yung tuturo eh, next week. In the book of Ephesians, hindi raw natin kalaban ang tao. Ang kalaban natin ay mga demonic actions of people na nag-attain ng mga, ng in-attain nila yung kanilang mga powers through sacrificing their loved ones. And their action is so demonic and Satan is using them. Praise. Edyo may ano yata, sudden ano. May bibili lang po doon para maayos. So for a while, ito lang po muna. Thank you, Neng. In-inform ko siya kanina pag medyo nakaka-disturb na kailangan palitan. If you change your thinking, you can change your life. Kung merong lahat naman ay gustong mabago eh. Pero ito ang malinaw. Kailangan mo nang may mabago sa isip mo. You need to pray, replace it with the promises of God. You need to replace it with the word of God. And you need to use your authority. Kaya huwag kayong mawawala next week. What's going on in your mind is going to translate in your life. Ano may mga naranasan mo? Ito pa. Ang enemy is trying. What the enemy tries to kill and destroy is the soul. Hindi naman yan napapatay, pero yan inananakaw. Yung kaluluwa mo na palamingit.
yun ang tinatarget ng enemy. Sabi mo, ako'y palangit na. Pero hindi muna. What I mean is, your name is already written. Ako, ang ganda po next week. Ang ganda po next week, kayo mawawala. So, what's going in your mind is going to translate in your life. Something is wrong in your mind, kaya ang reaction mo ay mali. Tama po ba? Example, pagkakamalang bili ko sa isdang ito. Ano kang ginawa rito? Ay dapat ganito ang niluto. Di ba? Something is wrong. Wrong ba yun na ikaw ay nagko-complain? Hindi naman. Totoo namang siguro yung ginawa sa pinirito ng ano yun, nagkasunog-sunog. E di, ganyan ang reaction mo. So ano yung wrong sa mind? Na nakalimutan mo na stala ang pening palta. Di ba? Kung nasunog, wala ka na magagawa. Eh, mabilis ang isip. Oo nga, nasunog. Eh, pwede bang hindi ka magsalita? Pwede bang hindi ka magalit? Pwede bang ano? Eh, nawala na magagawa. Eh, di. Eh, salamat sa Lord, may dilata. Wala ka na kasi magagawa. Lahat tayo rito, ha? Tayong kinakausap dito. Something is wrong in your mind. Something is wrong in the sense na, aba, eh, nakakaapat na itong ginagawa nito sa akin. Something is wrong. Nagbibilang ka na. Samantalang hindi yan ang kalaban mo. There is enemy behind and you need to take the authority over that enemy behind working. Tayo ngay kumilos ngayon. Mamaya pala. Ha? Gagawin natin yan. You have a soul which is your mind. Ay, bumalik yata ako doon. Tama. Ay, nilagay ko. Never give, bumalik ako, if you change. So allow God, ito na yung sunod na. Allow God to have an access to your thinking. Pintulutan mo naman si Lord. Teka muna, kasama ko si Lord, nasa aking puso si Lord. Sorry po, ang bilis kasi ng utak natin. Mabilis tayo doon ka sa pag, sometimes sa pag-judge. Sometimes doon sa nakatuto ka, doon sa nangyari. Pero allow God to access to your thinking, to your thoughts. Lord, tulungan mo ako. Pray ka kaagad. Lahat tayo ha, hindi ako exempted. Lahat tayo, hello. Kasi hindi mo na kayang baguhin pa kung may nangyari na eh. All you need to do is, ikaw na. Padalwa, you cannot control anyone. Hindi mo kayang kontrolin ang sino man. Only yourself. Sabihin mo sa iyong sarili, paalala, hindi mo kayang kontrolin ang sino man. Sarili mo, kaya mo. Sarili mo lang kaya mo kontrolin. So, Philippians 4:4-5, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Utos ni Apostle Paul. Teka muna yan, nag-uutos, severe ang sufferings. Kasi alam ni Paul, yun lang ang sekreto para maging matagumpay ka. Rejoice. Kasi pag tumuto ka dun sa pangit, nasa isip mo, may maling ginawa, may maling mangyayari, ang reaction mo iba na. Kaya ang sabi ni Paul, sa problema, lalo pag sa problema ka tumuto, manghihina ka. Si Apostle Paul po, isa sa matindi ang naranasan sa buhay. Grabe ang kanyang naranasan. Pero siya yung malakas ang loob na nagsasabing magala kayo. Kasi na-experience niya eh. Yun lang ang panlaban niya para siya lumakas. Are you listening? Yun ang panlaban niya para siya magtagumpay. Kaya sinasabi niya, hindi niya lang pinagmamalaki yung sarili niya. Sabi niya, magala kayo. Lagi, sabihin natin lagi, sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Hindi sinabing pag may problema, huwag ka nang maging masaya. Pag may ginawa ang tao sa'yo, huwag kang maging masaya. Hindi eh. Magala ka. Bakit ka magagalak, buhay ang Diyos? Alam ni Lord lahat. Mahal na mahal ka ni Lord. Hindi ayaw magtagal ang iyong sitwasyong hindi maganda. Kaya magala ka.
Alam, ito ang maganda, kaya kailangan mong magalak. Alam ni Lord, lahat, lahat. Tama po ba? Padalwa, magagawa ni Lord lahat. Patatlo, higit pa sa kailangan mo ay kayang ibigay ni Lord. Magalak tayo sa Panginoon. Sa ginawa niya sa Cross of Calvary, sa isang linggo yun eh, naroroon, sinama niya tayo sa parada ng tagumpay. Ipakita niyo sa lahat, hindi sa kaibigan mo lang, sa lahat. Okay, basa po. Verse 15. Ipakita niyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Andiyan ang mga signs. Kaya may mga national ID na tayo. At we can pass through dyan sa Startol. Yan na po ay preparation for the coming. Mas malapit na ngayon dumating ang Panginoon. Pero salamat sa Lord, ikaw at ako, palangit. Irarapture, pamalakpakan ng nakakasigurado. Amen. Because of power relationship. Malapit na, ipakita nyo sa lahat. Bata, matanda, senior o hindi. Kabataan. Maging maganda ang ating pakikitungo, please. Sa loob ng tahanan. Sa mga asal ay hindi maganda, pakitunguhan natin pa rin ang maganda. Pagpalain mo siya. Kasi ganito po, when you speak blessing, ginagamit tayo ni Lord. When people speak curse, ginagamit ng enemy. Pili. Anong gusto mo? Blessing. Ay sa kaaway, curse o blessing? Pag curse, galing sa enemy. Pag blessing, galing sa Lord. Anong gusto mo? Kahit sa kaaway, anong speak mo? Pag sinabing kaaway, baka nga naman, pwede naman sa kaaway pag demonyo, curse. Pero pag sa tao, blessing. Bakit po? Pag hindi siya karapat, dapat tumanggap ng pagpapala, babalik sa'yo. O pagpalain mo na ngayon ang maaway sa'yo. Speak blessing na, speak blessing. Speak blessing. Speak forgiveness. Speak restoration. Speak blessing, balik yan sa'yo kung hindi karapat-dapat sa kanila. Amen? So life is a product of something. It is a product of your way of thinking. Maniwala ka. Kung bakit ang mga tao, Jesus Christ himself ang ating example. Bakit siya wagi? Sa dami ng accusation, persecution, tormentation sa kanya. In spite na siya gumagawa ng himala, abay pinagwiwikaan pang anak na Beelzebub. Ano gan sakit? Pero bakit siya naging victorious? Because of his mind is victorious. Sa mind, kailangan wagi ka. Kaya sinabi sa Bible, we have the mind of Christ. Bakit si Christ? Kasi si Christ mismo ang nakaranas ng hinggit na karanasang sobra. At siya'y nagwagi. At si Christ ay nasaan? Nasa iyo. The Spirit of Christ is in you. Pumalakpak naman tayo sa Lord. Espiritu ng Ama ay nasa iyo, si Holy Spirit. Spirit of Christ. Kaya, ang dumadali sa iyo ay good spirit of being champion. And who is the champion of champion? Jesus Christ. And who is the champion? Tayo. Because of the finished work of our Lord Jesus Christ. So if you get victory in your mind, you going to have victory in your life. Yan po ang totoo. Gusto mong lumakad sa parada ng tagumpay? Kailangan maayos ang takbo ng isip mo. How? Replace the wrong that the enemy is trying to put in your mind. Replace it with the promises of God. Replace it with the Word of God. Are you listening? I-replace mo yan. Huwag kang papayag. Gantihan mo. Huwag kang papayag. Hindi yan galing sa Lord. Sobra na sila. Huwag kang papayag. Replace sa pangako ng Lord, judgment is mine. Are you listening? I will fight for you. Exodus 14:14. Are you listening? Bakit may reaction kung hindi maganda? Because
of what is in your mind. Especially tayong mga magulang sa ating mga anak o kayong mga anak sa inyong mga magulang. We need to have a clear mind sa ating magulang at tayong mga magulang sa ating mga anak. We need to speak always good thing sa ating mga anak. Likewise, mga anak sa magulang. Yan ang utos na may kalakip na pangako. So speak. 1 decade po ang gagamitin ng Diyos ay bibig. From the year 2019 up to year 2029. At may counterfeit ang enemy ang ginagamit din ay bibig. To accuse and to judge and to persecute. Pero ikaw ay blessed to be a blessing. You build and you do not destroy. Palakpakan natin si Lord. If you have defeat in your life, it's only because you got defeat in your mind. Victorious ka. Kaya nagiging talunan ng tao, there is defeat in their mind. Pero I declare, lahat ng nasa isip natin, yung wagi, sik Lord, wagi ka rin. God will gonna strengthen you. Pangako niya. Sino ma? Ang sabi ng Lord, ang sabi niya, magala kayo sa iyo sa pagsubok sapagkat hindi ko kayo bibigyan ng pagsubok beyond your measure na hindi nyo makakaya. Sa palit, pagdating ng pagsubok, bibigyan ko kayo ng lakas. Sinong naniniwala, alam nyo, ang tumatanggap ng lakas sa pagsubok, kaya mga nananalig ng Lord ay naririyan, giving strength upon strength upon strength and grace upon grace. Si Lord ang source of grace and strength and all the best. Lalo tigit sa panahon na kailangan mo na wala kang mahinga ng tulong, tumawag ka lang. Whoever calls in the name of the Lord will be saved. Nothing is allowed to exist in life without it first existing in your mind. Walang iaalaw si Lord o walang anumang nangyayari na hindi nag-i-exist muna sa isip. Kaya kailangang ayusin ang laman ng isip, baguhin ang laman ng isip, ipasakop ang isip sa Panginoon. Wala rong mag-i-exist na pangit kung walang pangit sa isip ng mga tao. Bakit merong kumakalaban sa mga nakaupo? Hindi nila alam ang nakalagay sa Biblia. Ang nakalagay sa Biblia, honor the one who is an authority. Submission to the one who is whom the Lord authorized. Ang sino mang itinalaga sa pamahalaan, sa church, si Lord ang nagtalaga, tanggapin mo yan. Bakit ang iba ay still giving comments and blah, blah, blah. Hindi malinaw sa kanila nakalagay sa Bible. Honor the one whom the Lord anoints. Touch not the one whom the Lord anoints. Kahit si Saul, masamang hari, pero hindi po hinayaan ni David na ang kanyang kamay ay magamit against Saul. Sapagkat si Saul na hari, bagamat masama, ay inanoint ng Lord bilang hari. Kaya hindi pumayag si David. Malinaw kay David ang sinabi ni Lord, touch not the one whom I anoint. Ikaw ay inanoint ni Lord. Ako'y inanoint ni Lord. Magmahalan tayo. Magsuportahan tayo. Pray one another. Because God in you and in me, Jesus, the anointed one. The Lord is the one who anoints you. Philippians 4:6-9. Verse 6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat.
Mga magulang ko't kapatid, ang itinuro sa atin, pag daw meron tayong alalahanin, manalangin ng may pagpapasalamat. Ikaw ba'y may pag-aalala, manalangin ka ng may pagpapasalamat. Huwag nating kalilimutan, ang nakalagay dito, hindi lang manalangin. Ang nakalagay dito, manalangin ng may pasasalamat. Pakibasa po. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat. Ano man yan? Spiritual, material, financial. Sa lahat ng aspeto, ilapit daw sa Diyos. Tapos, ilapit sa Diyos, sabay-sabay po tayo, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Huwag nating kalilimutan na pag tayo na nanalangin, Lord, salamat, nakikinig kayo. Lord, salamat, pinatawad nyo na ako. Lord, salamat, binago nyo na ako. Lord, salamat sa kakayahan makapagpatawad para ako'y marinig nyo sa panalangin ko. May pagpapasalamat. Lord, salamat na kayo bilang aking ama ay napakabuti, napakabait. Lord, salamat, higit pa sa aking kailangan, nakahanda na. Sino naniniwala ron? Sasabihin mo yan sa Lord. Ano ipagpapasalamat mo kaya kailangan ang salita ng Diyos? Matuto ka. Bakit ganun ang way na pananalangin ko? Natutunan ko sa Bible. 7. Kapag ginawa niya itnyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo. Naku po, ito palang peace na galing kay Lord, kapag daw tayo nanalangin ng may pagpapasalamat, yung peace na yun, i-protection mo. Hindi galing ang peace sa situations. Hindi. Pag diyan ka kumuha ng peace sa pangyayaring hindi maganda, wala. Kanino manggagaling ang peace? Sa Lord, paano mananalangin ka at magpapasalamat ka? Lord, di ko to kaya. Lord, binibigay ko na ito. Lord, bahala ka na. Whatever the result, take over. Give me strength to accept the result of my prayer. Andiyan pa tayo. So, yun daw, kapag daw ginawa natin manalangin, naging magandang asal natin sa lahat, mananalangin tayo nang may pagpapasalamat, ay tayo ay protected ng peace ni Lord. Kaninong peace? Sino may gusto noon? Manalangin na may pagpapasalamat. Ipagkatiwala sa Lord lahat. Eh, pwede kayo ipagkatiwala, kailangan ako may gawin. Tama. Pero huwag ka magkakamali, huwag ka magpapadikta sa galit. Magkakamali ka. Taas ang kamay na pag nagpadikta sa galit, ay tama. Eh, wala. Taas ang kamay na ikaw muna'y kumalma, tumulog ka sa Panginoon. Mahirap mag-desisyon pag galit. Amen? Ang ganda nito, kapag ginawa nyo ito, na nalangin ang may bibigyan kayo ng Diyos, saan nagmumula ang peace? Bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. At ano daw yung peace na yun? Iingatan ng puso mo at pag-iisip. Puso, connected dyan sa isip. Mula sa isip, daloy sa puso. Pag may mali sa isip, daloy sa puso. Wrong na ang reaction. Gets? Bakit nagkakamali ng reaction ng iba? Galing sa maling isip. Nasaan? Connected dyan puso. Kaya sabi ni Lord, iingatan kayo ng kapayapaan. Hindi itong kapayapang ito, alin ang iingatan? Puso at isip. Basa uli. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Sino ang gagawa ni Lord ng ganon? Sabihin mo naman, ako yon, tayo yon. Sinong iingatan ni Lord? Ang kanyang damdamin.
Sabi mo, ah, sagot naman ikaw nang marinig ng kaaway at lumayo. Sinong iingatan ni Lord ang kanyang puso at isip? Sinong may gusto na ingatan ni Lord? Sabi mo, ako yon. Amen. Dahil tayo na kay Kristo. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ha? Huh? Grabe yung, sabi natin, amazing peace. I-deklara mo sa iyong sarili, amazing peace. Amazing peace. In your mind and in your heart. I declare to everyone, amazing peace. Eh, di rin kayang unawain ng tao eh. Di amazing. Gets nyo? Bukod dyan, verse 8. Mga kapatid, ang kausap ni Pablo rito ay mga mananampalataya. Lagi niyong isaisip, ito yon. Pag may mali sa isip, ito ang ipapalit mo. Are you ready? Verse 8, tandaan niyo ang Philippians 4:8. Basta kayo ay may mali sa isip, itong inyong ipalit. Lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, bagay na totoo. Ibig sabihin, kapag may kasinungalingan, hindi yan galing kay Lord. Ang lies ay galing sa Diablo. Pag sinabing Diablo, yung mga demonic action ng taong nagre-ritual. Gets nyo? Ang Diablo, Jude chapter 1 verse 6 ay nakakulong na. Pero yung mga demonic actions, yan po'y bunga ng pagre-ritual ng mga taong mataas ng ranggo sa kaharian ng demonyo. Nagsakripisyo sila. Alam niyo na yan, naituro na yan sa Asod. Nang maraming sacrifices, tumaas ang rank, and they are uttering. Kaya ngayon, ito ha, itong ipapalit natin. Pag tayo nag-uproot ng lahat ng curses, papalitan natin ito ng kapuri-puri. Bagay na totoo, marangal, matuwid, ano pa? Malinis, maganda, kanais-nais. Ready tayo? Tumayo tayo? I pray to everyone. Hindi pa tayo tapos. Sabihin natin, thank you Lord for the power and authority that you have given me. Great are you, Lord, in my life. 1 John 4:4. Sabihin natin, 1 John 4:4. Higit kayong makapangyarihan, O Diyos, na lumikha ng langit at lupa, na nasa buhay ko, kaysa anumang espiritu na narito sa sanlibutang ito. I take the authority, Father, in Jesus' name. Father, in Jesus' name, I take all the authority of the enemy in the name of Jesus na kumikilos sa sinuman. In the name of Jesus, sa pagnanakaw, ng anumang uri ng pagnanakaw, I take the authority of the enemy in the name of Jesus. Ito'y aking dinidestroy in everyone's lives. Sabihin mo, ina-uproot ko lahat ng uttered curses. Gamitin mo ang iyong kamay. Binubunot ko kung meron man sa isip ko, sa puso ko, dahil may kapangyarihan akong taglay na ito'y iwaksi, ito'y alisin, anumang inatter na sumpa, ito'y darts of the enemy, ibinabalik ko sa kaaway in the name of Jesus at ang aking inireplace ay lahat ng bagay na mabuti, declare, replace. Mabuti, lagay mo yung kamay sa iyong isip at puso. Lahat ng mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, kanais-nais. Ipapamuhay ko ang lahat ng natutunan ko at tinanggap ko sa salita at sa gawa. At sa akin ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Araw-araw kasama ko ang Lord, the God of peace. Declare it. Araw-araw kasama ko ang Diyos, the God of peace. The God of peace. The God of peace over my mind,
over my heart, over my soul. In Jesus' name, I have a strong faith-filled emotions controlled by the Holy Spirit. Malinis na ang aking isip. Philippians 4:8. Ito ngayon ang taglay ko. Nakalagay sa Philippians 4:8. Malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kaya-aya. Totoo. Wala nang kasinungalingan. In Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Yan lagi. Sige, pwede kayong mapo. Hindi pa tayo tapos. Bakit natin yung ginawa? Because life is a product of something. It is a product of your way of thinking. So if you get victory in your mind, you're going to have victory in your life. If you have defeat in your life, it's only because you got defeat in your mind. Pero ngayon, ang inilagay na natin lahat ng kaya-aya, kapuri-puri, kaya ikaw i-victorious. Amen? Verse, your mind. Your mind is the battleground to determine what your life is going to be like. Battleground, battlefield ang mind. Kaya dito, Philippians 4:8 ang iyong paghariin. Malinis, kapuri-puri, kaya-aya, kaibig-ibig. Huwag mong tatanggapin ang lies. Huwag mong tatanggapin yung destructive words. Huwag mong i-cancel mo yan. I-cut mo yan. Pawalang bisa mo agad yan. Wala rito, kaya yung iba nalulungkot, natatakot, nawawalan ng pag-asa. There is a corrupt words na tinanggap. It might be because of the actions ng iba or dahil ng problema. Ang gagawin naman ng enemy, ito ay ma-magnify. Huwag tayong papayag, please. What the Lord offer is peace. What the Lord offer is victory. Sino rito yun ang tatanggapin mo that you are victorious army of the living God? That God is not finished with you yet? Hindi pa siya tapos. Are you listening? Yun ang tanggapin mo. Don't entertain things na gusto ng enemy. John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Kaya sinasabi po, pagka kami may na-interrogate, trabaho lang ano? Sabi ko, hindi yan ang trabaho mo, binuhay ka ni Lord. Binigyan ka ng buhay eh. Pinanam ka ng buhay. Eh hindi, marami na akong sakripisyo, kaya tumaas ang ranggo ko. Umalis ka. Tumanggap ka sa Panginoon. Mga na-interrogate natin. Bakit sila yung gumagawa nito? Oh, dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, manira. Pero si Christ, tandaan natin ito, John chapter 10 verse 10. Si Christ, basahin natin, naparito ako, sabi ni Christ, si Christ yan. Upang ang mga tupa, sino ang tupa ng Diyos? Ang mga tupa'y magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Magpasalamat tayo kay Lord. Thank you Lord sa ino-offer mo. You offer your life for us to have abundant life, prosperous life, life that is to the fullest. Sabihin mo yan sa sarili mo. Kung ano yung sinabi ni Christ, sabihin mo yan sa sarili mo. Nariyan ba tayo? Naunawa natin? We need to move or act as a victorious army of the living God. So, Satan wants your soul. He wants control of your soul so he can control and determine your life. Yun ang gusto ni Satanas, kontrolin ang kaluluwa, ang isip, ang puso. Para ano, mangyari ang plano ng kaaway. Pero no way, sabihin natin, no way! Na-reveal na ngayon ang katotohanan. That we have the mind of Christ, that the authority that we have is greater because 1 John 4:4, nakita mo, 1 John 4:4.
Great is the Spirit of the Lord. Bago mo ako ibaligtod. Ito po, ever since ang meron ako sa mga attack noong pa, 1986 pa ako nakakilala sa Panginoon. Dear children, kasama ko dun, ikaw. Sabi mo, kasama ko dun. You belong to God. Tayo yun. Sabi natin, kami yun. So you have won the victory over these people. Alam natin, we wrestle not against flesh. You won the victory over these people. Sino yung people? Yung mga taong, mga false, mga accuser of the brethren. Pero hindi natin sila kalaban, ginagamit lang ng kaaway. And we won the victory because the one, di ko nilagay na capital eh, yan ay dapat capital. The one who is in you is greater than the one who is in this world. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sa'yo kaysa anumang kapangyarihan ng kaaway na nasa buhang mundong ito. Labanan natin si Christ because He won the victory. He won it all in the cross of Calvary. Mas makapangyarihan ng Diyos kaya hindi ka dapat natatakot. Huwag kang matatakot. Makinig kayo. Our God is omnipotent, all-powerful. Ang kinikilala nating Diyos ay omnipotent. Ako po'y kailangang maging bold kasi ang dami palang nagpa-follow sa FB. At ito po'y si Lord using my mouth as His mouthpiece. Ano po yung sinasabi ko kanina? Sorry po, Lord. Our God is omnipotent, all-powerful, omniscient, alam niyang lahat. Omnipresent, He is everywhere. But Satan, kung si Satanas ay nasa sulu, hulu, wala siya rito. Iisa lang siya. Huwag kang matakot sa kanya. At walang na-agree. And God is greater in your life. God is greater who is in you. He's greater. Wala kang dapat katakutan maliban sa Diyos. Ang sabi nung isang talata sa Bible, huwag kang matakot sa pumapatay ng iyong katawan, pero hindi kayang pumatay ng matakot ka sa pumapatay ng kaluluwa. O ibig sabihin, sa nagdadala ng kaluluwa sa impyerno. Sa Diyos tayong matakot. Ang Diyos lang ang dapat nating katakutan. Makapangyarihan siya. Basa uli. Dear children, you belong to God. So you have won the victory over these people. Sino yung people? People who are doing bad in our lives. Victorious ka sa kanila. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, tagumpay ka kung may mga nag-accuse. Tagumpay ka kung meron taong hindi gumagawa ng tama. Tagumpay ka laban sa kasinungalingan. Because the one who is in you is greater than the one who is in this world. Makapangyarihan ang Diyos na nasa atin. Kasama natin si Lord. Ito ang tatandaan natin. Hindi nagpapabago sa karakter ni Lord ang iyong sitwasyon. Still, He remain in control. He remain faithful. He remain sovereign. He remain all-powerful. Hindi nagpapatinag sa Lord ang iyong problema. Natitinag lang si Lord because of your faith. Because of our faith. At dahil growing ka, increasing ang faith mo sa iyong paghingi, hallelujah, na may pagpapasalamat, higit pa sa inihingi mo'y mararanasan mo. At sinasabi mo, Lord, salamat ikaw may hawak ng susi. At salamat yung susi na yon sa aking kahilingan ay binubuksan mo na. Salamat. Sabihin mo yan kay Lord. Lord, salamat kayong may hawak ng susi. At inihiling ko sa iyo, Ama, habang ako'y nagpapakumbaba, habang ako'y nagpapatawad, habang ako'y
nananalig ng totoo sa iyo. Hinihiling ko, Ama, babuksan na ang pintuan ng katugunan sa aking panalangin. Yamang kayo ang may hawak ng susi. Thank you, Lord! Nabuksan na! Sinabi niyo yan kay Lord. Magpapatotoo kayo. Amen. But that's prayer. That's the way God wants us to pray. So, sa ating binasa sa John chapter 10 verse 10, Satan wants the soul of people. He wants control of the soul so he can control and determine their lives. God is not a thief. Ang Diyos ay hindi magnanakaw. Sa binasa natin sa John chapter 10, A ng John chapter 10, ang magnanakaw, Satan is the stealer, Satan is the thief, Satan is the killer, crook, destroyer, and so any area of your life is stealing, killing, and destroying. Satan gets the blame for that. Stop blaming God for God. Huwag mong sisisihin ng Lord sa ginawa ng kaaway. Labanan mo ang diablo. James chapter 4, verse 7. Ito po eh, nalulungkot po tayo sa mga nababalitaan natin na yung iba ang sinisisi ang Lord. Samantalang nakalagay ang linaw, ang nagnanako ng joy, nagnanako ng lahat, ay ang the enemy. And they have agency. They are making rituals, pero hindi ka tatalban pag ikaw ay puno ng pag-ibig. Talbog yan sa mga puno ng pag-ibig. Sabi ko, talbog yan sa puno ng pag-ibig. We can overcome evil with love. And through the power of love, great is the power of love. James, yan. James, basa ka po. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Huwag kang matakot na i-resist. You need to resist, hindi ang Diyos. Ikaw at ako ang inutusan to resist. Hindi ang iba. But first, before you resist, ayoko dito. Tanggalin mo yan. Ikaw mismo, I resist it. Kung ano man yung negative, meron ba dyan? Resist mo. Pero you need first to submit to God. Magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo, gabi mo sa Tagalog. Magpasakop para makaresist ka. You need to submit sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, magpasakop kayo sa Panginoon. Labanan nyo ang diablo at lalayuan kayo para lumayo. Kung meron mang something is wrong, you need to use your authority. Paano ang paggamit ng authority? I take, Father, in Jesus' name, ganito yon. Father, in Jesus' name, I take the authority of any demonic forces, any demonic controlling spirit over this person. Ganon. And they will subject under your authority, Lord, in Jesus' name. Ari po. Kaya magpasakop kayo sa Diyos. Labanan nyo ang diablo. Hindi si Lord ang lalaban. Lord, tanggalin mo ang diablo. Hindi, ikaw. Basa. Basa po. Ano ang laban dyan? Love. Tako. Ayaw ng diablo ng love. Talagang talbugan ng mga anumang darts si bumabalik and turn into blessing. I declare every darts anuman ang sisimulang pakawala ng kaaway in the name of Jesus sa buhay ng mga nariritong nagpapakumbaba. Sige, magpakumbaba ka sa Lord. Ito'y turn into good, into prosperity, into joy, into increasing pain, turn into strength upon strength, turn into restoration of blessing, turn into peace upon peace, joy upon joy, wisdom upon wisdom, courage upon courage. Ano man ang iniater ng kaaway, tumatalbog, ito'y binabalik ko sa kaaway. Sige, submit yourself to God and resist the devil and the devil will flee. I declare, in Jesus' name, palakpakan natin si Lord. Malinaw po,
So God is not a thief. Satan is the thief, killer, crook. Pero hindi mo mararanasan yan because you need to submit yourself. Ephesians 6:10, 17. Ay, hindi na pala. Doon na pala ako nagtapos. Tama na. Yan. Next week ko po isusundok. Mas maganda. Sino ang naririto ulit next week? Sino ang maraming natutunan? Sino ang victorious army of the living God? Tumayo ka ngayon. Have confidence in your heart that God in you is greater. Is in you, is for you, is with you. Ang kailangan lang, submit yourself. Magpakumbaba ka. Si Lord ay nagpakumbaba. To the point na inaalay ang buhay niya. To the point na naghugas ng paa ng mga disciple. Church, before we sing songs to God, and before we worship, are you a true believer of Christ? Kung hindi pa, pag-ariin mo si Christ. Takwil mo na lahat. As we worship and bow down before Christ, please, seryoso si Lord nung iligtas ka. Seryoso si Lord na ikaw ay dalhin sa langit. Yes, saved ka na, pero narito ka pa sa earth. May laban, but the battle is the Lord. God will gonna fight for you. Maniwala ka. All you need to do is to replace Philippians 4:8 dun sa mga mali sa isip mo. Sino nagsasabing ang gusto mo sa isip mo ay malinis, kapuri-puri? Amen? Close your eyes. Silingin mo yan sa Panginoon. Father, sa aming pagsamba sa iyo, this is a place of worship. Gawin mo itong mabagong sa iyo sa iyong harapan. Malapos mong linisin ang isip at puso ng bawat isa. Merong blessing sa paglago. Isa sa blessing, we will win the battle in the mind. We will win the spiritual warfare. Kaming mga lumalago, kaming maturing, kaming growing up, kaming upgraded ang relationship sa iyo, upgraded ang aming faith. Lord, salamat. Salamat, O God. Tuwang kasama namin kami victorious. At ngayon kami sasamba sa iyo. Kami luluhod, yuyuko, kung hindi kayo lumuhod, akto ng pagyuko ng aming mga ulo, sign of humility, sign ng aming pagpapakumbaba sa iyo, sign ng aming pagdidepende sa iyo. We worship you, Lord. Sa iyong kabutihan, tinuruan mo kami na nariyan ka is greater in our lives. Nariyan ka at kami pinagtatagumpay mo. Nariyan ka ang offer mo ay peace na hindi kayang unawain ng mga tao. Salamat. And now, mula sa amin, ito naman ang offer namin sa iyo, worship. Sambahin para ngalan pasalamatan. We humble ourselves before you, Lord. Sa iyo kami umaasap. We can depend on you, Lord.
sa langit. You are my all-powerful God. Omniscient God. Omnipresent. Salamat sa iyong pangako. Salamat sa iyong hindi niyo ako iiwan. Hindi niyo ako iiwan. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako pababayaan. I submit myself to you. I bow down before you, Lord. Nagpapatawad po ako sa mga nagkasala sa akin. Humingi po ako ng kapatawaran. Nagpapalinis ako sa iyo. Muli at muli. Sa anumang mali sa aking isip. Mapaltan ito ng Philippians 4:8. Kung ano man ang malinis, kapuri-puri, mabuti, kaaya-aya, kalugod-lugod sa iyo. Kung ano yung totoo, ano ang totoo, kaibig-ibig, itong aking tinatanggap, pinaghahari sa isip ko, at pangako mo, at pangako mo, ang kapayapaan mo, ang mag-iingat, all throughout my life, ng aking puso at isip. Protected ang aking isip at puso from this day on forward sa anumang darts of the enemy. Ang lahat ng yon turn into good, turn into prosperity, turn into riches, turn into grace, into favor, turn into strength, turn into good future over my life. In Jesus' name. In Jesus' name. I'm fully protected. I'm fully protected. I'm fully armored. I'm fully armored. By your armor, Lord God. By your armor, Lord God. In Jesus' name. The helmet of salvation. Breastplate of righteousness. Belt of truth. Gospel shoes. Gospel shield of faith and the sword of the Spirit. I'm victorious, army of the living God. Because of your finished work, Lord Jesus on the cross. This timing in mo ngayon ang iyong panalangin. Ako'y mananalangin, Amang Banal. Salamat, O God, sa pagpapakumbaba ng bawat isa at sa pananalangin sa iyo ng may pasasalamat. Lord, ikaw ay tumutugon. Ano man ang kahilingan ng bawat isa, ipinababatid sa iyo, hinihiling sa iyo, bagamat alam mo na, bagamat hindi pa kami tapos sa paghingi, ay tinutugon mo na, ibig sabihin nakahanda na, ang kailangan lang i-relationship. Naririto ang bawat isa, nakayuko, nakaluhod ang iba, nagtitiwala sa'yo, ang iyong gabaya, patnubay, pagkilos, paghahari, ang iyong mga pabor, ang iyong mga biyaya, at tagdagpang biyaya, spiritual, physical, financial, material, my Lord, lokal at abroad, ay ipararanas nyo. Salamat po. Sa takatugunan, higit pa sa hinihingi ng bawat isa. Puspusin mo kami ng pag-ibig. The power of God's love destroyed the works of the enemy in our lives. We give you praise, Lord. We give you glory. We worship you in spirit and in truth. In Jesus' name. Pumalakpakan lahat ng mapagtagumpay.